Nampas alas 9 na ha. Ba't di ba sila nagbubukas? Linis. Lilate na ako. Baka may ibang holiday. Diyos ka po! Sa Mabuhay Savings Bank dito sa San Pedro, Laguna. Tinatayang 10 milyong piso ang natangay kapalit ng mga kawawang biktima na bawang empleyado ng Natura Banko. Kaya kita nga siya pumasok kanina eh. Kakahe lang kasi ng anak ko. Pwesto niya dapat kanina eh. Promise nga na ibibili nga ako ng higaw sa utang sweldo. Grabe naman ang kinuha nila. Parang naman gano'n. I want to assure our constituents, as mayor of San Pedro Laguna, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nabibigyan ng hustisya ang nangyari sa Mabuhay Savings Bank robbery massacre. In fact, I'm offering a reward of 500,000 pesos kung sino man makapagbibigay ng impormasyon that will lead to the arrest of the perpetrators. Mayor, totoo ko ba na si Baklasa Preso ang chief of police ng San Pedro? Yes, yes. I'm taking over as the new chief of police dito sa San Pedro. I have been mandated by no less than the President of the Republic to bring the perpetrators to justice. That's why we are forming Task Force Mabuhay in coordination with the NBI, the CIDG, and DOJ. Para umusad na ang imbestigasyon namin sa kasong ito. My friends from the press, kakailanganin ko po ang tulong ninyong lahat. Gusto natin lahat na magkaroon ng hustisya ang mga biktima. Nakuha na ninyo yung mga lisensya ninyo bilang security guards. Kailangan isabuhay nyo na ang lahat ng mga to. Unang dapat ninyong tandaan kung ano ang magiging trato ninyo sa mga tao makakasalamuha nyo sa trabaho. Tinan nyo itong mga litratong to, ah. Sabihin nyo sa akin kung sino dito sa mga tatlo maaaring gumawa ng masama. Sir, palagay ko yung chicks. Iba tingin sa akin eh. Mukhang gusto ko gawa ng masama. Sa kama. Kapal talaga na mukha mo kalas. O, tayimik muna. Sa tingin ninyo, sino naman ang harmless sa kanilang tatlo? Itong lalaking to ay si Romualdo Dulat. March 4, 1994. Pumasok sa restaurant sa Cagayan de Oro. Ipasabog ng granada. Lima ang patay. Itsura pala. At hindi naman ako nagkamali sa'yo, Kanlas. Sinasabi ko na nga ba, lalaki ang hilig mo eh. Dahil itong taong to, hindi totoong babae. Siya si Daniel Camarines. Daisy Golda ang ginagamit niyang alias nung sila ay nanloob sa isang jewelry shop. Ninakaw ang lahat ng pera sa kahera, tinangay lahat ng mga alahas. At eto namang cute na batang to ay si Lizelle Santa Maria. 7 taong gulang nung nilunod niya ang kanyang kalarong si Dexter Gonzaga sa swimming pool ng kanilang subdivision nang dahil lang sa tuksuhan. Ano ba ang punto ko dito? Na lahat ng mga tao makakasalamuhan ninyo sa pagiging security guard ninyo, kailangang ituring ninyong kaaway. Matanda, bata, maganda, pangit, lalaki, babae, bakla, tomboy. Isa lang ang kailangan tandaan ninyo.
na lahat sila posibleng may masamang binabalak. Nakaaway ko to. Sir, may napatay na ba kayo sa pagsisikyo nyo? Break muna tayo, 15 minutes. Lahat ngayon sa PNP, umiikot ang putang ilang mga puwet. Pati yung unit natin dati, kinakalampag ng CIDG ngayon. Mandate ni Presidente. Oh, hindi ka na ba umiinom? Panata po, sir. Hanggang kailan ba yung panata mong yan? Hanggang sa Marine State sana ako, sir. Presanto, huwag kang magkalala. Nakabukas pa naman yung kaso mo eh. Pag nagkaroon na ng bago administrasyon, at saka tayo gagawa ng diskarte natin. So, tumikita ka naman dito sa pagtuturo, di ba? Hindi naman ako nagre-reklamo, sir. Ang gusto ko lang naman talaga, makabalik ako sa duty. Putang ina kasi yung mga siraulo mga kasama natin eh. Sila'y sumisira sa mga matino natin mga polis. Yan. Yung mabuhay na brain massacre na yan. Mga sundalo at mga polis na pinaghihinalaan ng media at ng mga tao. Sa modus operandi pala ng pagpatay, alam mo na. May lead na ho ba tayo, sir? May na-identify isang witness. Lookout yata ng grupo. Chapang dala niya eh. Chok na lang. At saka eraser. Pare talaga. Palabiro oh, talaga. Palabiro talaga. Oh. Oh, oo, oh, sinabi ko naman sa'yo. Antayin mo ako kapag ilalabas mo si Mama sa kwarto. Kaya ko naman eh. Tsaka sobrang alis sa akin kasi kayo napapawis si Mama para ma-prespo naman. Sige, ako na yan. Bala dito. Kumain ka na ba? May trap akong isla dyan. Sige. Ng stretch marks dito. Yan yung ginamit ni Maring Linda. Nakita mo yung puso niya? Walang stretch marks. Flawless. Oo, oh, kainis niya eh. Tsaka lang po. Aray, nagjo-joke lang naman ako eh. Paano ko naman makikita yung puso ni Maring Linda? Di hinabol ako ng taga ni Paring Mark. Ewan ko sa'yo. Oh. Anak ko, tinan mo yung nanay mo sa jumpy cone. Tingin mo pa lumabas yan, ikaw ang kakapihan yan. Tapos syempre, lalaki yata itong anak natin. Sino ba magtuturo ng basketball dyan? Ng boxing, tsaka ng taekwondo? Ako lang! Ayan! Ngayon pa lang, puro pagiging violenta na yung gusto mo ituro sa anak natin. Hindi naman pagiging violenta yun. Sports yun. Ganun din yun. Ako, nagtatalo tayo kung anong ituturo sa anak natin, pero hindi pa tayo nagdidesisyon kung anong ibibigay natin pangalan. Eh, bakit ba ayaw mo kasing junior na lang?
Eh, sabi mo, pwede natin sabihin na mas bagong pangalan. Melba, dalawang taon din tayo naghihantay bago ka nabuntis. Kasi mamaya na, hindi tayo ulit magkaroon ng lalaking anak eh. Pag-isipan mo mabuti. Napag-isipan ko na. Ayan, saan ka magaling? Yan lagi yung sagot mo sa lahat, no? Eh, siyempre. Kaya ka nakakabuo. Sir, huwag niwala kayo sa akin. Wala talaga ako nung sarabi ni Masayang na yun. Hindi mo ako lookout. Parang ako ayun na maniwala kayo. Sino mga kasama mo? Sir! Hoy! Naku! Bubble sa mukha, di ba? Doon ka muna sa labas. Ako na bahala rito. Sir, sir, sige na. Sir, maniwala na kayo sa akin. Mahilig ka ba sa isaw, Carrasco? Sir? Gusto mo, labas natin yung pitoka mo? Sir! Alam namin lahat dito na dati kang impormante ng pulis na tundo. Banggitin mo na yung mga pangalan ng kasama mo para matapos na tayo dito. Sir, di ko talaga alam. Hindi tayo matatapos dito. Sir. Masakit na kamay ko. Hindi ba sumasakit ang katawan mo? Sir, hindi talaga alam. Pangalan. Wala. Pangalan? Wala, sir. Sige, sige na. Pumunod ako, sir. Hindi ko talaga alam, sir. Sir, di ba? Pangalan. Magbigay ka na ng pangalan. Wala pong kasalanan ng anak ko. Hindi pa ako naniniwala na kasama siya dun sa pumatay sa mga tao sa bangko. Bibisyo po kami. Pero mabait po ang anak ko. Hindi po siya mamamatay tao. Dalugan na po ang anak ko. Wala po siyang kasalanan. This heinous robbery massacre is the crime of the decade. Ibalik ang death penalty! Justicia! 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 Alis ka na ako, Berto. Pahay, namin ito. Ah!
Kumain na ko muna kayo para magkalaman yung sikmura ninyo, pa. Huwag na. Susuka ko lang yan eh. Maliligo na lang ako at baka malate ako. Papasok pa ko kayo? Oh, eh, wala namang kargamento papasok sa costume ngayon eh. Tutulugan ko na lang sa opisina. Wala na ako si Clive eh. Pa, ilang araw na kayo pumapasok na may hangover. Akala ko winarningan na kayo ng supervisor ninyo. Hoy, Crisanto. Huwag mo ako sesermonan, ha? Magaling ako sa diskarte. Sa pamilyang ito, iisa lang ang nagpapahuli at umaamin ng kasalanan. At hindi ako yun. Sa ngayon ay tapos na ang libing ng Mabuhay Savings Bank Assistant Manager na si Teresa Gallegas dito sa Laguna Heavens Memorial Park. Marami sa kanilang mga kamag-anak ang nakiramay at sumama hanggang sa huling antungan ng 2 sa 10 biktima ng Laguna Bank Robbery Massacre. Anak na ba ang misis mo? Saka tapos ang painju. Lalaki babae? Lalaki. Buti ka pa, may junior ka na. Ako puro babae. Pambayad siguro sa mga utang mo. Gago. Wala akong utang. Bayad lahat na naging chicks ko. Ako, jingle muna ako. Ingat ka, baka puntod maihihan mo. Ano ba naman gagawa nila? Multo rin yung yag balls ko. Manapat! Marunong ka pa rin bang solitaryo? Yes, sir. Bumigay ng tricycle driver, in lookout. May na-identify na isang suspect. Ayaw na ito na ipagawisan sa due process. Bakit? Mga police at military ang involved? Pag sumabog pa ito sa media, magiging palengke lang itong kasong ito. Operation Solitaire. Dating gawi. Dapat malinis. Sino nag-recruit sa'yo? Sino nag-recruit sa'yo? Si Matias Dimaranan po. Sino si Matias Dimaranan? Dating sundalo. Nag-awal. Pagbahay ko. Ilang kailat sa grupo? Ilang kailat sa grupo? Anim ko. Sabi niya, may racket daw siya para sa akin. Pwede lang akong lookout. Thank you.
Paano kanya na-recruit? Nagi pa kami nung isang buwan sa pesta sa San Pablo. Mayayari sa'yo. Gago ko talaga eh. Nag-umpisa na kami. Hello, wala ka pa. Nanalo po kasi ako sa raffle. Eh. First time ko pong manalo, sir. Pasensya na po. Yes! Yes! Ang dami na sakit ng ulat binigay mo sa akin. Umalis ka na. Sige, salamat po, sir. Babalik na po ako sa kwadra. Ang sinasabi ko, umalis ka na dito sa farm ko bago ako madamay sa mga katarantaduan mo! Sir, wala naman hong kaso yung ginawa ko, ha. Ay, wala naman pong nagreklamo, sir. Baril kong ginamit mo. Gago ka, umalis ka na! Umalis ka na! Anak, alam mo kung sino ka mayaman, ha? Ha? Alam mo kung sino ka? Tarantado ka! Yayaman din ako, ha? Hindi ko kailangan itong bulok ng trabahong to. Sana mamatay lahat ang baka mo! Ha? Ano? Matias! Saan ang baril mo? Ha? Matias, tama na yan! Matias, halika na. Matias, saan ka pupunta ngayon? Umuna ako sa barracks, sa may parola. Andun pa mga kabarkada ko. Matias, buntis ako. Hindi na ba kita makikita? Ina naman, oh! Tigil mo na yung kakadrama mo! Hindi naman kita pababayaan eh. Ano ko yan? Pananagutan ko yan.
nakuha ko yung pera ko. Sino tayong Sambuanga? Ha? Sama natin yung anak ko. Tapos magtatanim tayo, magnegosyo kahit ano. Oo, oh, di ba? Oo, oh, ano, Mia, kiyakin naman ito. Ayun na. Kiyakin eh. Gara na motorbay, ha? Ganda, no? Oo. Bigay sa akin ang utol ko, kaso medyo siray na yan. Sigur damahan mo, eh. Gusto mo, sa'yo na lang, eh. Oh, ayos. Tuning ko talaga to. Picture ako lang ba, ha? Pwede, no? Bay, tignan ko lang, bay. Picture ako lang, bay. Ikaw ba si Matias de Maranan? Ilan ang pinatay mo sa kanila? Sabi mo? Mabuhay Savings Bank. Putang ina! No. We don't have a suspect in custody yet. We may have leads, but as I've said, wala pa kaming nagagawang aresto. Di ba, tigilan mo na yan? Narinig hanggang kwarto ko yung pagkuskus mo. Malapit na ako daw, tay. Pa. Pagka ba naka... Balik ako sa pagpupulis. Babalik din ho ba yung respeto niyo sa akin? Sabi sa akin ni Doc Benji eh, kapag may high blood ka, habang buhay may high blood ka. Lagi niyong tatandaan, dalawa sa dibdib, dalawa sa ulo. Taas pa ba? Taas pa ba? Okay. Intel report kay Roger Ponce. Madasalig ang tao, di ba? Spina? Araw-araw ko, sir. Tsaka tuwing Biyernes, meron ang debosyon sa Nazareno. Ako, matagal na akong hindi nagdarasal. Wala naman nakikinig? Hindi ko totoo yan, sir. Bakit? Pinapakinggan ba ng Panginoon ang mga panalangin mo? Nararamdaman ko siya. Ayos, ha? Close pala kayo ni Lord, ha? Ano sa tingin mo nararamdaman niya sa ginagawa natin?
Pustisya lang, Chief. Kristanto, isama mo ko sa mga dasal mo sa Nazareno. Sana mabigyan ko kamo ng ustisa nangyari sa asawa at anak ko. Carrasco, gusto mo bang masunog yung kwek-kwek mo? Huwag naman, boss. Ilang puno ako sa shota ako eh. Nakakuha mo pang magpatawa, no? Sino pa yung isang kasama? Roger Ponce, boss! Kilala mo rin tong Roger Ponce na to? Matagal na ako ngayon. Naging bata ng isang pulis dun sa presinto. Tapos nakapuga daw. Pero mukhang pinalabas lang. Sa loob na si Sarge kasama si Enteng tsaka si Q. Dito ka lang hanggang sa lumabas kami, ah. Alerto ka, ah. Ayan na. Isao. Eh, ano naman ang ginagawa ng Roger Ponce sa grupo? Driver na getaway car, boss! Driver na getaway car, boss! Pag nalaman to ng boss mo, alam mo na kung ano mangyayari sa kapatid mo. Ha? Kuya! Ano ka ba? Ano mo masama ni Boss Enteng yan eh? Kuya, sandali lang! Ano ba? Sandali lang, kuya. Wala akong kasalanan. Pag di ko daw siya pinagbigyan, gagawa daw siya ng kwento kay Boss Enteng para masasanti tayo. Ano mo kaya Adam pinabunta dito para tulungan ako hindi bigyan ng problema? Tanga ba? Kuya, hindi naman malalaman kung hindi ka magsusumbong eh.
Pantayin bus terminal. Uwi ka ng Bicol, bukas gago ka. Tay! Ano gagawin ko sa Bicol, kuya? Masaya na ako dito. Tinutulungan ng akin, tayo. Kailangan kang tagay mo. Sino gusto mo kakakain doon? Pag nalaman ni Boss Enting ang katarang todo mo, sigurado yung bayag mo yung sisibain niya. Pasok! Papansin ko sa itong exhaust ng motor, parang medyo umagaral-gal eh. Dito ka nalang magpagawa. Magagaling ang mga mekaniko namin dito. Dito? Talyer mo ba to? Sasawa ko. Sawa ka na tali. Ano ka ba? Hindi naman siya palagi dito eh. Ako ang palagi tumatao dito. Lagi ka nang dito? Yes. Sige, babalik ako dyan ha. Sigurado ka ha? Oo, balik ako agad. Sige. Kuya, hindi ka na ba uwi sa atin? Hanga ka ba? Pag bumalik pa ako, siyempre makukulong pa ako, no? Ano ka ba? Ayos ka nga. Ano sasabihin ko ka na tatay? Bakit ako biglang umuwi? Mag-aral ka! Mag-graduate ka nun! Haka na lang to sapatos mo, ha? Kuya! Sige na! Ha? Para may sapatos ako sa probinsya. Pauwi mo naman ako eh. Ha? Kuya! Ano? Anong nangyari? Bakit? Ayos ko. Yung sinir? Ino naman oh! Problema ba? Baka makatulong ako dyan. Hindi pare, walang problema dito. Sigurado kayo? Diba sabi ko, ayos lang kami. Hindi pare, walang problema. Sige na. Move!
Ano kayo? Putangin mo! Ito! Kuya? Ito! Akin na mo! Ano ka na? Uto na tayo, putangin na mo! Papatayin kita! Akin na mo! Alam mo bang papatayin sila? Napapatayin! Sa pung tao sa bako pinatay ng mga kasama mo! Napapatayin! Putangin na ka mo! Gabayin sila ginawa mo! Putangin na mo! Sino sa inyo ang gustong maging pulis pagdating ng araw? Tingnan niyo to. Dating nag-secure niyang pulis na yan. Ngayon, senior police officer na. SPO3, Dindo Marasigan. Nagpursige mag-aaral ng criminology at habang nagsisecure, nag-training sa PNP. Kaibigan niyo, sir? Hindi. Pero lahat kami sa PNP. Alam ko anong record niya. Naalala niyo ba yung Shanghai cartel raid? Namatay lahat ng police operative na nandun maliban kay Marasigan. Mag-isa niyang tinugis at nahuli yung Chinese operator na nandun sa raid. Top 5 pala sa most wanted list ng Pilipinas. Sir! Baka pwede mong magpa-autograph. Ayan, sir. Ang gwapo mo po dito. Ah, sir, dito na ako ah. Idol na idol kita, sir. Sir! Sir, sandali lang ako. Idol lang mo kita. Bakit? Gusto mong pumatay ng tao? Kaya mong pumatay, ha? Bayaan mo na. Mga bata pa yung mga yan. Di pa ka nadudugisan ang dugo ang mga kamay niyan eh. Ala siguro nila, madaling pumatay eh. Cristanto, salamat ha. Saan ho, sir? Salamat sa loyalty mo. Alam ko mabigat ang hiningi ko sa'yo noon. Alam ko naintindihan mo. Pero hindi ko naalala na magpasalamat sa'yo. Oh, takin na ko! Sige! Sige, takbo! Sige! Sige! Kamatay! Ako! Tama na! 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 T
Mga! Pina, sila! Tama! Bumaba ka dyan! Sige na! Hoy! Bumaba ka sabi eh! Tuto ka muna! Tutukan mo! Sige na! Bumaba ka dyan! Atik yan! Go! Ngayon na! Tutukan mo! Ang media, pati si Chief. 16 lang pala yung suspect natin eh. Tapos yung mga magulang ng putang ina. May pwesto sa DSWD. Espina, ayoko maungkat nila yung mga kaso natin dati. Sigurado magkakaroon ng malawakang investigasyon to. Mahuhukay, hindi dapat mahukay sa mga nangyari sa suspect natin. Anong gusto niyong gawin ko, Chief? I want you to take full responsibility. Pero huwag kang maglala. Alagaan kita at ang pamilya mo. Mamainom kayo kahit konti lang, ha? Konti lang. Sige na naman, konti lang. Ha? Please, huwag mo nang pilitin. Mama, mamaya na lang ulit, ha? Kumusta nga pala yung baby shower? Ang saya, ang daming regalo ng anak mo. Nakakatawa itong si Maylis. Tingnan mo naman yung binigay. Manika. Pabihira talaga ito si Mylene. Robin Lloyd? Yan ang muna yung binigay mong pangalan kasi hindi pa naman tayo nakakapag-desisyon kung ano yung bibigyan natin, di ba? Paborito mo si Robin Padilla, ako naman si John Lloyd. Kaya pinagsama ko na lang. Malibay, kinahihiya mo ba yung pangalan ko? Iniisip ko lang naman yung anak mo, Crisanto. Para pag lumaki to, mapanood niya yung balita tungkol sa'yo. Ginagawa ko naman lahat para malinis yung pangalan ko eh. Nangako sa akin si Chief Rudy. Marireinstate daw ako. Ano, Carrasco? Isa pa? Dating pulis na hindi lang si Ate Gomesino. Sa robbery division sa Nondo. Pero alam ko ngayon sa Tarlac na sinagadis dito. Ibig mong sabihin, amo ni Roger Ponce, si Enteng Pumisilyo. Sa laglabas kay Roger, sa presinto. Boss! Oh, gusto ka dyan? Asma! Boss, ano yan? Fax machine. Sa bangko yan, boss. Oh, kailangan bumili pa ako ng bago. Kailangan ko sa bahay. O, dali mo muna sa bangko. Ayun. Machas! Isa rin ba sa pumasok ng bangko tong entering homisilyo na to? A mastermind.
Sorry, ma'am. Hanggang kailan ba kayo dito? Oh, eh bakit parang naiirita ka? Ayaw mo ba na nandito kami ng daddy mo? Hindi. Ang dami ko kasing projects eh. Dad! Alam mo naman, pag nandito si Mami, ang dami niyang gustong gawin, di ba? Ang dami niya pang gustong puntahan. Huwag mo nga akong lokohin, Maggie. Alam ko na halos araw-araw, eh dito na nakatira yung boyfriend mo. Shut up, Mami! Hanggat hindi ko nalilinawan yung pagkabalil kay Roger kay Kito, delikado kami. Hindi namin alam kung sino ang target. Execution yung ginawa doon sa magkapatid eh. Nagtaka pa kayo? Eh sino lang ba sa pamilyang to ang maraming kaaway na kriminal? Antay. Kapag nahuli ko natutulog ito ang boyfriend mo, papasalvage ko yun. Pero sayo niyo magkapatid, ano? Masipag at saka masunurin pa naman. Ano kaya kung padala na lang natin ng abuloy, mga pamilya? Ako naman ang bahala doon. Magipagkita ako kay Salazar. Sir, sorry po, sir. Di po siya sadya. Sabihin mo ngayon kasama mo sa taas, ha? Basta yung sapatos ko, habang nagmamap siya, tatanga-tanga. Pasensya na ako, sir. Di bali, pagsasabihan ko po. Oh!
Ano ba kasing nangyari? Yung mga estudyante kasing nag-boxing dun sa klase ko kanina eh. Sibukan ko lang awatin. Baka ikaw na paaway ha. Gusto mo ba talaga sa'yo ipangalan yung anak natin? Kung yun ang gusto mo, okay na ako. Tapos ano nangyari? Naghintay lang kami sa labas. Hanggang dumating yung mga empleyado. Tapos? Tapos dumating sila. Halos sabay-sabay dumating. Kuno mo yung ito ng pera, ha? 10 million lang yan, ha? Eksakto. Bilisan mo! Tapusin natin to! Tapusin natin to! Dali! Ano? Putang ina! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ito yung homicidio? Ha? Pinapakilala ko lang kung kasama natin tanga. Na si Roger po siya sa mga kaibigan natin dito. Ano? Ha? Mga kaibigan! Isa nga pala. Yan, yan nakikita niya yan. Si Matias, si Maranan. At ako? Ako? Ako si Dindo Marasigan. O ano? Ano pang iniintay niyo? Sige na! Ayan. Paano ka mo natin babawiin na narinig nila?
Bail on the charges of disruption of public property. Ito, matagal niya lang sinasabi, wala siyang kinalaman sa robbery at mass murder. Yes, sir. Ako nang bahala sa operation, sir. Okay, sir. Ako nang mag-oversee, sir. Okay pa. Huling barahan na to. Ikaw nang bahala. Lahat kami sa PNP. Alam ko anong record niya. Mag-isa niyang tinugis at nahuli yung Chinese operator na nandun sa raid habang nagsisikyu. Nag-training sa PNP. SPO3, Dindo, Marasigan. Titikim ka na naman. Alam mo, tal, ginagamit ko lang itong mga drogan to para malaman ko kung ano yung tumatakbo sa utak ng mga kalaban ko. Siyempre. Para baka habol naman ako sa'yo. Ano ba? Nangigigil lang ako sa'yo. Masokista ka, no? Ewan ko ba? Naglilihi yata ako. Bakit? Takot kang mabuntis ako, Tal, dalawa na anak ko. Hindi kita kaya supportahan. Paano kung sabihin ko sa'yo, mahal kita, Mahal? Bakit? Libre namang mangarap, ah. Gusto mo maging kamit, ha? Pok-pok ako. Dream come true sa amin na maging kabit. Itchie, ano mo pinagtatawanan? Nyeta ka. Yeah. Like, usin mo lang doon tapos na-utun tayo, ha? Sige na. Dali lang ka, oh. Offer sa akin si Mr. C. Offer? Anong offer? Gabahin niya na daw ako. Ang sabi mo? Sabi ko, pag-iisipan ko. Isipan? Tanggapin mo yun, no? Tang ina mo, Pak Yu.
tatanggapin ko na yung alok sa akin ni Mr. C. Utangin ang incheck na yun. Bubugbugin ka lang nun. Okay lang yun. Masokista naman ako eh. Sanay akong masaktan. Ano ba talagang gusto mo, ha? Alakan kita? Ibahay kita? Assemble mo na ang grupo, habol ako dyan. Sir, antayin pa ba natin yung backup, sir? Huwag na, kain na natin to. Hindi ko kailangan yan. Tara. Pinagod
Sino ka? Ayaw mo magsalita. Pre, baka mabitin ka sa katututok mo. Bitin lang kung puro tutok at hindi mo ipuputok. Putok mo. Makikita mo sa mga mata mo na kilala mo ako. SPO3 din itong Marcian. Talino, maabilidad, maangas na pulis. Akala ko pala namatay mo pa. Hindi pala ikaw pa palang ating. Putang ina ka. Pulis ka, no? Kita ko sa galaw mo. Madaya ka, di ba? Pwede ka naman magtulak ng drugs. Pero bakit mo ba pinatay yung mga inosenteng tao doon sa bangko? Anong pinagsasabi mo? Anong bangko? Mabuhay Savings Bank. Tangi, ina, saan mo nakuha intel mo? Ha? Ala. Sinasabi ko lang, kapag ginawa ninyong Crisanto Jr. yung anak niya, ang laking problema niya, paglaki niya. Pag nag-apply ng NBI clearance yan, tiyak! Dawit sa record ng tatay niya. Suspended lang po si Chris, hindi po siya convicted. Naka-open po yung case niya. Ikaw! Ganun na rin yun eh. Kaya lahat naman ngayon nasa internet na eh. Kapag gumawa ka ng kabulastugan habang buhay mo, habang buhay mo, nakadikit sa'yo yan.
Tinan mo ang nangyari sa anak ni Paring Pido. O hindi ba nag-suicide? Dahil hindi mawala-wala yung video ng sex scandal nila ng boyfriend niya? O, hanggang ngayon, naririnig ko pa sa mga ka-opisina ko yung CCTV mo eh. Nandun pa sa YouTube. Kami po ang magde-desisyon kung anong gusto namin pangalan sa anak namin. At nakapag-desisyon po kami. Oh! Eh, ano ba kung nakapag-desisyon na kayo? Hindi naman matinong desisyon. Ano po bang gusto ninyo? Ipangalan namin sa inyo yung anak namin? Para ano? Para lumaking katulad ninyo? Katulad kung ano? Katulad kung ano? Alam ko po kung ano ginagawa nyo kay Mama. Nakita ko kayo. Ano ba pinagmamalaki nitong asawa mo? Ha? Kung makasagot sa akin, akala mo kung sino. Ah, tama na po. Pagsabihan mo yung asawa mo yan, ha? Baka nakakalimutan niya. Dito siya sa akin nakatira. Matuto siya magrespeto sa akin. Akala mo kung sino makaaste. Eh kung saan, video kay bar mo lang naman nadampot yan eh. O waitress, waitress lang. Akala mo kung sino santa. Eh kung hindi mo lang pinakasalan yan eh. Malamang, pok-pok na yan ngayon eh. Ha? Huwag niyong pagsasalitaan ganyan yung asawa ko. Kaya minamalas yung buhay mo. Dahil dyan sa asawa mo. Ginagawa ko naman ang lahat para sa pamilya mo, Chris, eh. Alam ko, alam ko. Pero dapat ko na rin pinatulong si Papa, eh. Eh, kaya nagkakaganyan yan, eh. Kasi wala naglalakas loob na sumita sa kanya. Tama ba yung ginagawa niya kay Mama? Ano mo pinagsasasabi mo? Chris, alam ko mag-asawa sila. Pero gulay na si Mama. Wala siyang alam sa ginagawa ni Papa. Anak nang, mail ba naman eh? Pagdating sa paliguan si Mama, siya nagpasok sa kwarto. Tamang parausan pa niya si Mama. Kulay na yun eh, Melba, walang malay. Hindi ko pwede panghimasukan yung bagay na yan. Mag-asawa si ano ko ba? Mama mo yun, Crisanto! Ina naman, Melba eh! Gagawin mo yung basta akin yun. Huwag na baldado ako. Melba. Huwag mo naman ako tulad kay Papa. Dapat hindi mo sinestress yung sarili mo eh. Isipin mo na lang yung baby natin, no? Aalis ako dun sa pagkapanganak ko. Kung gusto mong makasama kami ng baby mo, sasama ka sa aming bumukod. Dahil hindi ko na kaya dito. Hindi ko alam kung paano mo natitisin tatay mo na walang respeto sa'yo, walang respeto kay Mama.
wala kang gawin mamaya, sama mo akong kumain. Death anniversary na mag-ina ko. Sige, Chief. Napanaginipan ko si Gilbert. Gumagraduate siya with honors sa PMA. Putangin ang drugs yan. Kasama ka rin sa operasyon sa Bedeya kagabi. Surveillance lang, Chief. Medyo naipit lang. Ang laki na eksena dun, ha? Pero malinis yun. Meron lang ako naging problema, eh. Hawa ko lahat ng cellphone ng mga suspect. Binalikan ko yung mga messages nila sa inbox. Pinasa ko yung text nila nung araw ng massacre, eh. Para meron lang hindi nagtutugma dun sa sinasabi ng lookout sa interrogation. Walang banggit ng bangko o kahit na anong robbery na naganap, eh. Chief, hingi lang sana ako ng follow-up sa intel. Kausapin ko si Bagawisan. Follow-up intel? Sir, merong hindi nagtutugma dun sa intel report na binigay niyo sa amin. Manapat. Hindi naman kita inassign sa operasyon na to para mag-imbestiga. Sir, with all due respect, paano kung mga inosente tao yung mga suspect na naliquidate mo dati sa mga suspect na tinira mo ngayon, ha? Sir. Sir, pulis ako. Hindi birador. Yan ba ang sinasabi mo sa sarili mo para makatulog ka sa gabi? Walang gagalaw kay Carrasco, ha? Marapat, narinig mo ba ako? Walang gagalaw kay Carrasco. Yes, sir. Good. Kay Dindo Marasigan. Sa ito. Sir,
Police ka ba? Ano gusto mong malaman? July 21. Bakit? Alam mo ba kung nasan siya noong July 21? Pumunta sa Bicol ang asawa at anak niya. Sinurpresa niya ako. Pumunta kami ng Baguio. Dalawang araw kami doon. Birthday ko kasi yun. Wala ba siyang kinausap? Kung nandun ngayon. Wala naman akong maalala eh. Hindi naman kami lumabas ng hotel. Malakas ang ulan noon. Kailan kayo bumalik na Manila? 22 ng madaling araw. Teka nga lang ba? Ano bang kinalaman ng pagpunta namin sa Baguio yung saan nangyari sa kanya? Meron lang kaming anggol ng tinitignan. May kailangan ka pa ba? Sana masunod sa impyerno ang kaluluwa ng hayop na pumatay sa kanya. Ayos naman kayo dyan! Oh, Lollipop machine. Oh, kailangan bumili pa ako ng bago. Kailangan ko sa bahay. Lang po nitong forms. Miss, gumagana ba yung fax machine ninyo? Bakit, sir? Parang lumang-luma na kasi. 2 years na nga po namin nire-request yan sa dating manager namin na palitan na. Lagi kasi sira. Two years ka na dito? Magti-3 years na. Nakasiklib po ako nung araw na yun. Uwi ka kagad ng bahay, bata ka. Pasada lang kayo muna ako. Sayang naman yung araw. Pag nakita mo si Andong, ah, sabihin mo yung supply ko. Huwag mong titirahin yung putang anak ng bata ka. Minura niyo sarili niyo? Puta kayo? Piloso po, piloso po. Adi, adi. Lol! Naitira niya ako, ah. Ah! Ay, miss, sakay. Sakay. Di ba siya yung suspect sa robbery massacre? OMG! Huwag tayo dyan! OMG! Pek-pek niyo! Yun, sir! Saan tayo, sir? Diyan lang ako, sa Carmela Subdivision. Ah, 150. 150? Sige! Ayos. Thank you.
ko na lang ako. Bumaba ka dyan. Baba. Kuya. Kuya, wala ang pera. Lakad. Papunta ron. Kuya, sunday. Baba ka dyan. Kuya, wala ang pera. Savings back. Wala akong kinalaman doon. Wala. Matias Dimaranan, Roger Ponce, Enteng Homicilio, Dindo Marsigan. Sino sila? Kuya! Kuya, hindi ako yun! Wala akong kinalaman doon sa robbery mas... Matias Dimaranan, Roger Ponce, Enteng Homicilio, Dindo Marsigan. Sino sila? At ba sila kasama sa testimonyo mo? Sir, wala talaga akong kinalaman doon sa robbery massacre. Sino si Matias Dimaranan? Kapitbahay ko si Matias. Inutangan ako doon dati sa Shabu, tapos tinakasan lang ako. Putang ina, mayayari ako doon sa supplier ko eh. Sir. Kaya mo sinama sa kwento mo? Oo, sir. Si Roger Ponce. Si Roger Ponce, informant ako. Informant ako sa Tondo dati. Informant ako ng polis. Tapos si Roger Ponce, ako nagsuplong doon. Kasi nagdakaw ng mga piyesa ng sasakyan. Nahuli ng polis. Kaya lang naging bata nung isang polis. Yan o, si... Enteng Homicilio? Enteng Homicilio! Oo, kuya! Balita ko, kuya! Yung Enteng daw, sabi pinatakas daw yung Roger. Mabuhuyan daw ako eh. Yayarihin daw ako, sir. Kaya alam nila ako yung witness doon sa kaso eh. Sir! Si Dindo Marasigan, ba't siya kasama sa testimonyo mo? Tangkina! Adik yun! Adik yung putang kinang pidayan na yun! May topak yun! Ginulpi ako nung minsan nahuli ako. Kuya, adik yun eh! Kuya, adik yun kung ano natitira doon eh! Kuya! Dati sa PNP, umiikot ang putang kinang mga kwento. When I identify some witness. Pinadara ka. Sirma ako kay sa akin. Sabi mo? Alam mo bang papatayin sila? Napapatayin! Pinagsasabi mo, alam ba ako? Putang ina! Ang inasan mo nakuha ito. Ha? Kuya, gumawa lang ako ng kwento. Kasi alam ko, hindi ako titigilan ng mga pulis. Hindi ako titigilan ng mabulis kapag di ako umamin. Nasirahan lang yung tricycle ko. Wala talaga ako kinalaman. Pumunta ko nila bago. Birthday ko kasi na siya. Mas tingin na nararamdaman niya sa ginagawa. Justisya lang, Chief. Ibalik ang death penalty! Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nabibigyan ng justisya! 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 Okay, parang nga man yun. Napaniwalaan niyo ako, sir. Sir, totoo eh. Sir, totoo eh. Tiyari mo! Sir! Putukan mo! Sir, mara! Putang gila! Hello? Chris, mga anak ako. Wala si Papa eh. Hindi nila si Mama sa akin. Hello, Merot. Tawagin mo si Aling Judy. Binili ko na kay Tonto yung taxi nila. Nasaan ka ba, Chris? Malayo pa ako. Sa ospital na ako susunod. Tawagin mo si Aling Judy! Chris!
Sir! Umawa ka kayo sa akin, sir. Wala akong kasalanan na dami lang ako dito. Sir, ayoko pa mamatay. Sir, parang awa niyo na, sir. Hindi ako masamang tao. Sila yung masamang tao, sir, di ba? Wala na mo lang ginawa. Sir, naiintindihan niyo naman yung sinasabi ko, di ba, sir? Sir, sir, yung nanay ko. Yung nanay ko nag-iitay. Execution style din ng pagkakabaril dito kay Junjun Carrasco. Nauna nang napagkamalang suspect daw sa Mabuhay Savings Bank robbery master. Pinapay niyo anak ko eh! Mga demonyo kayo eh! Wala na mga gano ko! Presidente, mahal na Pangulo! Bigyan niyo ng justisya ang kamatayan ng anak ko! Bigyan niyo ng justisya ang kamatayan ng anak ko! Ferdinand Junjun Carrasco was arrested but have repeatedly told everyone that he's not a suspect sa Mabuhay massacre. Eh ano naman pong assurance sa mga police, sir, sa safety ng mga suspect na wala naman pala kinalaman sa krimen? Alam naman natin, sir, na mainit na ang damdamin ng mga kapamilya at kaibigan ng mga biktima sa krimen na ito. It's unfair sa mga kamag-anak at kaibigan ng mga biktima na sabihin may kinalaman sila sa nangyari kay Junjun Carrasco. Kami sa task force, we are very careful sa mga identities ng mga persons of interest na in-explore namin in relation to the robbery massacre. Kayo sa mga media ang nagre-report nito. So if you want to be blameless sa mga ganitong klaseng consequences, I suggest you wait for our updates and please stop digging your own graves of suspects. Okay? Thank you, pare. Pasensya na. Doming, itong round na ito, kapag natong hits ka pa, pamumulto na kita sa apo ko. Sarado ka? Hindi ka nagkakamali. Yan, oh. Anak na, wed. Aliwanag yan, ha? Ayoko na. Sari mo. Paroon ang abawin yan. Ayoko na. Sandali, si Maring Esta nga pala, hindi ko napapansin. Nasa loob, basta mga pakaramdam. Ganun ba? Oo. Ay, wala balik ako. Oh. Oh, balik ako. Nakausap niyo na po ba si Bugawisan? Hindi pa. Mga inosenteng tao ay nadamay. Santo. May mga inosenteng tao pa ba sa mga panahon ito? Dalawang bagay lang yan. Gusto mong makatulog ngayong gabi. Paniwalaan mo ang intel na nakakuha natin. Na lahat ng mga taong yun may kinalaman sa massacre. Na lahat ng ginawa mo tama. Dahil malaking posibilidad na hindi natin malaman ang katotohanan. Bukas pagsikat ng araw, tuloy-tuloy lang ikot ang mundo. Business as usual ang buong PNP. Hindi mo gusto na maiwan sa kawalan at hindi makatulog sa kaisip.
na kung sino talaga may kasalanan. Condolences. Checkpoint. Mga boys. Ay, mga boys. Sir, jingle lang po ako. Pa-check up ka na. Oo. Ihi ka na ihi. Sige po. Na lang po kayo. Boy. Boy, ito. Boy, boy. Gago ka!
Hindi kami nagpalaki ng mamamatay tao! Pa sa mga panahong ito. So makatulog ngayong gabi. Paniwalaan mo ang intel na nakuha natin. Na lahat ng ginawa mo tama. Na lahat ng mga taong yan may kinalaman sa massacre. Dahil malaki ang posibilidad na hindi na natin malalaman ng katotohanan.